diba, yan o, napansin ko yung daliri niya. Ayan o. Babe, bakit din yung daliri mo, babe? Pasensya ka na, babe, ha? O, ayan po yung daliri niya, mga kabayan, anim po. Simulang pagsisikap, kapatid, kaagapay ko palagi sa hirap. Napakabuti mo na halimbawa, pagmamahal sa tao ay huwag na huwag kang magsawa. Ako'y nagpapasalamat sa mabuti mong ginagawa. Tumulong sa mahirap, handa kang magsikap. Bukod sa iyong loob, inaabot mong galing sa sikap. Kaya tuloy mo lang pagsisikap, kapatid, kaagapay ko palagi sa hirap. Napakabuti mo na halimbawa, magmamahal sa tao ay huwag na huwag kang magsawa. Mga kababayan, sa magpalang hapon po, dito po sa barangay San Antonio, Southville 3 Extension, meron po tayong nakilala na mag-asawa po na nangungonstruction po sila, nangungontrata sila sa isang bahay at sila po ang nagtutulong para po maayos yung isang bahay dito sa Southville 3A. Ayan po ang kanilang gawaing mag-asawa. Talaga pong sa hirap ng buhay, magkasama sila at patuloy na lumalaban sa buhay para mabuhay po yung kanilang pamilya. Ayan po ang ginagawa nila. Ayan. Magandang hapon, no? Ilang taon ka na, be? 19 po. 19? O, yan ang hanap buhay nyo, be? Ang asawa mo? Ayan po ang hanap buhay nila. Asawa. Kaninong bahay to? Ay, yung nagpapagawa lang. Kayo po, kuya, ilang taon na po kayo? 33 na po. 33? Ah, yan po yung hanap buhay nyo. Talagang tandem po kayo nito, ni Mrs. Mo. Oo, yan po ang kanilang ginagawa. Oh. Nakakatuwa dahil magkasama sila sa ganitong trabaho at hindi nila ito nakahiya. Ano? Ayun, oh, yan po ang kanilang trabaho. May anak na po kayo? Isa lang? Ilang taon na? Mag-aapat na? Ayan, ganyan ang gawa po nila. At nag-ano po sila ng buhangin. Semento po. Naghahalo ng semento. Yung babae na asawa. Habang yung lalaki naman po, siya po yung nagpapalitada. Ayan po. Tandem po sila. Ayan. Ayan po yung mag-asawa na. Anong pangalan mo, be? Jezabel po. Jezabel? Jezabel. Ah, Jezabel. Si Jezabel. Yung asawa mo, be, anong pangalan? Rolando po. Ah, si Rolando. Ayan, si Jezabel at si Rolando. Sino nag-aalaga ng anak nyo ngayon? Yung nanay ng asawa mo po. Nanay ng asawa mo. Ah, sila yung nag-aalaga ngayon. At yan po. At yan po. Makikita nyo po, mga kababayan, no? Napansin ko. Yung daliri niya. Ayan, no? Babe, bakit ganyan yung daliri mo, babe? Pasensya ka na, babe, ha? O, ayan po yung daliri niya, mga kababayan. Anim po ang daliri niya. Yung sa kabila, babe, anim din yan? Anim ng ano? Paa niya, daliri, anim? Wala, hindi nga, babe. Pati nga, babe. Ito tayo. Ayan po, napansin po natin na ganyan po yung mga ano po. O, mga daliri niya po, anim po. Kakaiba po ang ano to. Ngayon lang po ako nakakita. Wala, oo nga, anim. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ito rin sa kabila, anim din. O, pati sa mga paa. Kabila, anim din. Grabe. Ano yun, Ben? Matagal mo na yun. Ano? Saan ka daw pinaglihi? Sabi ni Mami. Alimasag. Grabe. Yung ganyan, Ben, anong-ano? Kapag nakikita yung ibang tao, inaasar ka ba or na ano, binubuli ka? Hindi naman na ganyan yung ano mo. Oo, baka swerte yan. Swerte yan sa buhay, baka yayaman ka dyan. Oo, tingnan niyo po, anim-anim po ang kanyang mga daliri sa paa at saka sa kamay. Bali, ilan yung lahat? 24. 24 na mga daliri, tapos sa isang tao. Grabe, pag-ingatan mo dahil kayamanan yan. Ikaw lang mayroong ganyan, di ba? Kamusta naman ang buhay niyo? Kamusta ang buhay niyo mag-asawa? Minsan po meron, minsan po wala. Minsan meron, minsan wala. Tinitiis lang po namin yung gusto, minsan po may kinakain, minsan po wala.
Oo, bakit ito talaga yung hanap buhay niyo? Pag may nagpagawa ng bahay, mayroon. Pag wala, wala talaga. Sa bahay lang. Grabe. Paano na didi yung anak niyo? Paano na kain? Nahutang kayo sa matindahan. Asuka lang din ni Dede. Minsan ayaw po, minsan po. Tubig na may asukal din ni Dede. Totoo? Tubig na may asukal din ni Dede, anak mo? Ano yan? Minsan natutulog kayo? Walang laman yung sanyo? Ayaw po nang hindi ko na pautang ng bigas? O sa ganito, kontrata nyo ba to? Araw lang po. Araw lang? Magkano ang sahod nyo dito? 700. Pero yon swertihan lang. Opo. Kung may magpapagawa. Pag walang nagpagawa, wala nang trabaho. Paano kayo nabubuhay? Pag walang trabaho? Isang linggo pa bago bayaran. Nang? Ipit po. Anong ipit? Pag may gagawa po ng ipit. Ah, nagawa kayo ng mga ipit. Tapos, matagal pa bago bayaran. Pag yun ang ginawa nyo. Sideline nyo. Ito lang po yun. Yun. Hindi siya regular talaga na trabaho. Yun na ibibili nyo ng bigas. Gano'ng kahirap yung pinagdadaanan yung pagsubok sa buhay? Sobrang hirap. Tulad po kagabi, wala po kami kinain. Tulog na lang gabi. Tapos tubig lang po na may asukal din yung kawawa naman tong pamilya na to. Minsan pag ano, balik namin, papasyal kami sa inyo ha. Kasi binablog din naman namin dyan si nanay. Pag ano, papasyalan namin yung bahay nyo ha. At ito po ay na, ano po natin dito habang pinuntahan po namin si nanay Delia. At napansin ko po na napakasipag nito mag-asawa. Kahanga-hanga yung asawang babae dahil kahit trabaho pang lalaki, talagang pinasok niya para sa anak niya. Oo, nakakaawa tong dalawa na to. Ayun, para may panggastos kayo, pagpasensyahan mo na yan ha. Ha? Sana makatulong sa inyo ha. Ibili mo ng gatas yung anak mo. Tapos bumili kayo ng ulam na masarap ha. Pagpasensyahan nyo na yung binigay ko at sana makatulong. Sir ha. Lagi lang ano, lagi lang positive sa buhay at huwag makalimot sa ating may kapal. Hindi niya tayo pababayaan. Ayan nyo, at yung ginagawa nyo ay marangal na trabaho yan. Huwag nyo ikahiya. Laban lang tayo sa buhay. Ano? Maganda yung pagkagawa mo at pagpatuloy mo yan dahil may matatanggap pa kayo mga blessing sa buhay. Ayan po ang kwento ng mag-asawa na ito. Si Jezabel at si? Si Lando. Si kay Lando. Mamaya ha, mag-ulam kayo ng masarap. Ibili mo yung anak mo ng gatas, ha? Ayan po ang kwento ng buhay nila. Talagang swertehan lang kung may magpagawa ng bahay sa kanila. Ay, maraming salamat po mga kababayan at sana yung maging inspirasyon ng ating mga kababayan na talaga naghihirap sa panahon ngayon. Kahit anong trabaho yan, huwag natin ikahiya dahil marangal na trabaho yung mga ginagawa ng ating mga kababayan, lalo na itong mag-asawa na to. Tulong-tulong sila, sama-sama sila sa hirap at ginawa. God bless mga kababayan at update kayo namin sa susunod na pagpasyal natin sa kanilang tahanan. Maraming salamat po. Ingat kayo dito, Bea. Ingat kayo, bye-bye. Oo, sana makatulong yan. Ingat! Alagaan mo yung ano mo, swerte yan. Oo. God bless po mga kababayan. Thank you so much.